sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang lipi sa kanyang kinaluluklukan tininig aming panambitan abang bayan nagpag-ibig sa kandili niya nananabig bayan kayo'y nagbunyi sabay-sabay nagpupuri dahil nangako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan kayo'y nagpupunyi sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalo ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo po na ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraan na iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap.
Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha lalo na sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitayo po ang lahat. Kaisa ni Kristo ay kapalaran totoo, kaloob ng Espiritu. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad po ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayakin ang magugugol
para malaman kung may sapat siyang salapi na maipagpapatapos niyon, maka mailagay ang mga pundasyon. Ngunit hindi naman maipatapos. Siya ay kukutsain ng lahat ng makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito para, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupwa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Kung ibig daw natin maging talagang alagad ng ating Panginoong Jesus, gagawin niya si Jesus number one priority niya sa buhay. Papaano niya gagawin ang Panginoon? Ang number one priority niya sa buhay. Lahat ng gusto ng ating Panginoon, isasagawa niya sa kanyang buhay nang walang pagkukulang. Lahat ng ayaw ng Panginoon, iiwasan niya sa maaabot ng kanyang lakas. Kaya kung ibig natin maging tunay na alagad ng Panginoon habang nabubuhay tayo sa lupa, ang Panginoon number one priority natin sa buhay. Lahat ng kaloob ng Panginoon tutuparin nang walang pagkukulang. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo nang hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Ang ating tugon sa ngalan ni Jesus,
pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. At inawang iwaksi ang pananalig sa mga materyal na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo po ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasinin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nang ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aakin namin na ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang
Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mo na siya ay iwasong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakinlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakot ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng bakal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lakot ng mga banal na namukay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakad ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakad ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sakit. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa atin. Kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lakas ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dakilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming kiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong pili. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit, kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinuno ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,